Ang Kilingang Bato ni Edgardo M. Reyes. May kahulugan sa buhay ang gilingang bato ng kanyang ina. Walang nakaaalam kung gaano na katanda ang gilingang bato. Ito'y nagisna na naming magkakapatid. Ayon kay ina, ito'y minana niya kay impo, na minana rin naman daw ni impo sa sariling ina nito. Sa likod niyan, ay wala na makapaglahad sa kasaysayan ng gilingang bato. Maliban sa sabi-sabi na ang kalahian daw ni ina ay kalahian na magpuputo. Ang ina raw ni impo ay isang mahusay na magsusuman na kinilala sa buong San Fermin at dinarayo maging ng mga taga-Karating bayan na nagnanais magregalo o maghanda ng espesyal na suman sa kapistahan, kasalan, at iba pang okasyon na may handaan. Si Impo ay naging kabalitaan daw naman sa kanyang bibingkang sapin-sapin. At kung ang pagpuputo ay likas sa talinong namamana, si ina ang tanging nakamana niyon pagkat sa kanilang magkakapatid, tatlong lalaki at apat na babae, siya lamang ang lumabas na magpuputo. Sa mga sul-masul na hilatsa ng gilingang bato, ang pinag-ukitang batong buhay ay maaring simtandanan ng panahon. Ngunit ang mismong gilingan ay hindi kapapansinan ng kalumaan. Maliban sa tatang ng mulawi na, kuminis na, at nagkabaywang sa kaiikot ng sari-saring kamay. Hindi ko alam kung gaano kahusay na magpuputo si ina. Sa lasa ko, ang kanyang lutong mga kakanin na bihira kong tikman ay wala namang katangi-tanging sarap. Ngunit maaaring dahil ako'y sawana, nawawala ng lasa ang pinakamasarap mong pagkain kapag araw-araw ay nakahain iyon sa'yo. Ngunit maaaring masarap ngang magkakanin si ina. Pagkat siya, tulad ni impo, ay naging kabalitaan din sa pagpuputo. Ang pagkakakanin ni ina, kumbaga man, ay hindi sa sandigan ng aming kabuhayan noong nabubuhay pa si ama, na isang panday. Kumbagay, nakatutulong lamang si ina. Ngunit bigla-bigla ang pagkamatay ni ama. Nakaramdam ng naninigid na pananakit sa puson at pamamanhid sa paligid ng pigi. Inakalang iyon ay kung ano lamang natitigil din ng kusa at nang pumayag na pahatid sa ospital. Nang panahon na iyon ay mayayaman lamang ang karaniwang nagpapa-ospital. Sa kabisera ay huli na. Mula sa San Fermin hanggang sa kabisera ay 2 oras na paglalakbay sa karitela at sa daan pa lamang ay sapog na ang appendicitis. Maliit pa ako noon, 7 o 8 taon, upang akin ang maunawaan ang kahulugan ng pagyao ni ama at ang mga naiwan. Ngunit nang malaki na ako, ang pangyayari na pag-uusapan pa rin paminsan-minsan ng aking mga kapatid at ang nilalaman ng kwento-kwento ay nag-aalay ng tagni-tagning kabuuan. 2 beses lamang daw umiyak si ina sa aktwal na sandali na pagkamatay ni ama at nang ang bangkay ay ibinaba na sa bukay. Ang pait ay kinimkim sa kalooban, ayaw iluha. At sa 10 pa lamang ay usap-usapan na ng mga tao kung paano kami mabubuhay ngayong wala na si ama. Kawawa raw naman kami. Noong araw, pagkaraan ng 10 ay pinulong daw kami ni ina. Hindi ko ito natatandaan. Wala na ang ama niyo. Ano ang iniisip niyo ngayon sa buhay natin? Isa man daw sa amin ay walang umimik. Si kuya, panganay sa amin at mga 17 taon noon. Si ate, si Dico, si Ditse, saka ako, bunso. Mabubuhay tayo, sabi raw ni ina. Pero kikilos tayong lahat. Dati, si ina ay nagpuputo lamang kapag may paggawa sa kanya. Ngunit ngayon, wala na kaming ibang pagkukunan ay hindi na maaari yung umasa na lamang kami sa dating ng order. Kailangang magputo kami at magtinda araw-araw. Naging abala ang gilingang bato mula noon. Gumigiling kaming lahat, palit-palitan. Sa umaga, ang malakit ay nakababad na. Sa hapon, ang simula ng paggiling, na inaabot ng katamtamang lalim ng gabi,
Hindi madaling gilingin ang 3-4 na palangga ng galapong. Bukod sa mga tanging paggawa, si ate at sukuya ay nagtulong sa isang pwesto ng bibingka at puto bongbong sa kanto. Si Ditsy ay nakapwesto sa palengke tuwing umaga. Sa hapon ay lumilibot, sunong ang bilao ng sumang malagkit at suman sa lihiya. Si Diko, na ang karaniway tinday butse at palitaw, ay nakababad naman sa palaruan ng pool sa bayan. Ngunit tuwing Sabado at Linggo ay nakapwesto sa harap ng sabungan. At maging ako, sa edad kong yon, ay nagtitinda rin. Naglalako ng gorgorya, bagamat hindi ako lumalayo ng malayo. Natatandaan ko na minsan ay napaaway ako sa aking paglalako ng gorgorya. Dalawang bata ang nakisabay sa lakad ko. At tuwing itatawag ko ang aking tinda, ay ginagagad ako. Nakipagbabag ako dahil doon. Umuwi ako ng umangalngal, dumurugo ang bibig, may kalmot sa leeg at sa pisngi. Nagsumpong ako kay ina, ngunit ako ang kanyang sinisi. Hindi ko raw dapat pinansin ang panunukso, at lalong hindi raw nararapat na makipagbasag ulo ako nang dahil lamang doon. Pinadapa niya ako, 3 sunod-sunod na pinalo ng patpat. "Di mo dapat ikahiyang paghahanap buhay," sabi niya. Inulit niya ang pangaral na ito sa aking mga kapatid kinagabihan. "Ayoko nang ikahihiya ng sino man sa inyo ang hanap buhay natin. Hindi tayo nagnanakaw. Pinaghihirapan natin to." Ngunit ang hingit daw na pinag-uukulan niyon ay si Kuya, na di umano sapagkat binata na ay malimit magparamdam kay ate ng pagkahiya sa bibingkahan at puto bumbungan. Hindi naman sa paglapastangan sa alaala ni ama, magaan-gaan na naging pamumuhay namin kaysa noon siya'y buhay. Ang aming bahay na pawid at gawayan ay naging tabla at yero. Sa gabi, ang kabuuan ng mga entrega na pinagbilhan ay tinutuos ni ina. Ang tubo ay inihiwalay sa puhunan, itinatabi. Matrabaho ang pagkakakanin, mula sa paunguhan ng mga dahon ng saging hanggang sa pagtitinda ng luto ng mga kakanin, samot-samo na paghahanda at gawain. Ngunit sa kabila ng mga kaabalahan ay naisisingit namin ang pag-aaral, maliban lamang kay Ditse, na sapagkat may kapurulan ng ulo sa eskwela, ay tumigil pagkaraan makapasa ng pasang-awa sa 5th grado. Nauna si Kuya na nagkolehiyo sa Maynila, pagkat nooy wala pang kolehiyo sa lalawigan. Sumunod si ate, sumunod si Diko. Nababawasan ang katulong ni ina sa hanap buhay, ay nadaragdaga naman ang paggugulan. 3 na lamang kaming naghahali-halili sa gilingang bato. Sa isang banday, may ipagpapasalamat ko na naging mapurol ang ulo ni Ditse, sapagkat kung hindi, isasapit sana na ako lamang ang may iwang katulong ni ina. Patuloy ang pagtanggap ni ina ng mga pagawang puto at suman. Si Ditse ang pumalit sa bibingkahan at puto bumbungan. Sa akin napasalin ang pagtitinda ng kakanin sa palaruan ng pool sa bayan at sa sabungan tuwing Sabado at Linggo. Gayunman, ang kita namin ay hindi na katulad noong 5 kaming kabalikat ni ina sa hanap buhay. Tulad ng aming nakatatandang mga kapatid, nang matapos namin ni Diego ang mga kursong pinili namin at magkaroon ng sariling trabaho, ang sumunod na hinarap namin ay ang pag-aasawa. Si Ditse ang pinakahuling nag-asawa sa amin, at ang naging kapalaran naman ay isang magsasaka. Nalayo kay ina ang kanyang mga anak, liban kay Ditse, at sa napangasawa nito na nakapisan sa kanya. Sa dating bahay namin, kaming 3 lalaki ay layo-layo rin ng tirahan sa kamaynilaan. Si ate na ang napangasawa ay isang teacher na tulad niya, ay inuwi ng aking bayaw sa sariling bayan nito, sa Santa Cruz, Laguna, at doon sila parehong nagtuturo. Ngunit hindi kami nakalimot ng pagdalaw kay ina, lalo na tuwing Pasko, nasa kanya kaming lahat, pati na ang mga manugang at mga apo. Talagang matanda na noon si ina, pilak na ang kanyang nagdadalang nabuhok, luy-luy na ang kalamnan ng mga braso.
Lumaladlad na ang mga pisngi. Ngunit sa larawang iyon ng katandaan ay mababakas pa rin ang katatagan. At sa may kalabuan ng mga mata ay masasalamin ang kawalang pagsisisi sa kanyang buhay at sa kanyang pagiging isang ina. At bakit nga hindi? Sa abot ng kanyang kaya ay nagawa niya ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Bukod sa pagdakilan ng kanyang mga anak, siya'y pinupuri ng mga nakakakilala. Sa St. Fermin, ang anak ng isang kutsero ay maaasahang magiging isang kutsero din. Ngunit kami, apat kaming nakapag-aral at ang ikalimay dapat sanang nakapag-kolehiyo din. Kung di lamang sa isang kakulangan, bihirang ina ang makakagawa ng nagawa ni ina. Si Ritza ay abala na sa sariling mga anak upang maasikaso pa ang pagtitinda ng mga kakanin. Ngunit si ina ay tumatanggap pa rin ng mga pagawang puto at suman. Iisa ang payo ng kanyang mga anak na dapat na siya yung tubigil sa mabigat na gawain iyon. Dapat na niyang iukol ang nalalabing mga araw ng kanyang buhay sa pamamanghinga. Ngunit ayaw niya kaming pakinggan. Madadaling buhay ko pag sinunod ko kayo, katwiran niya. Sa lungsod ay walang katatagan ang pamumuhay. Maaring may trabaho ka ngayon, maaring bukas naman ay wala. Darating sa iyo ang sari-saring di mo inaasahang mga kagipitan. Umaabot ito kay Kuya, sa akin at lalo na kay Diko, na ang tinapos lamang ay kursong vocational radio TV technician. At sa kagipitan, ang takbuhan ni Kuya at Diko ay si ina. Sa pananalita ni Kuya at ni Diko, ang kinukuhang pera ay hiram. Ngunit sa pagbabayaran ay hindi naman tinatanggap ni ina. Hamo na, mahirap yung kayo pang kapusin. Nasa Manila kayo, walang malalapitan. Ngunit ako sa kagipitan ay sa mga kaibigan lumalapit. Anhin ko mang wariin ay hindi ko kayang dibdibin na hinga ng pera sa forma ng hiram si ina. Na tuwing maaalala ko ay sa kalagayang matanda at mahina na ay pumipihit pa rin ng gilingang bato. Ang totoo, ni minsan mula nang ako'y magkapamilya ay hindi ko ipinalata sa kanya na ako'y kinakapos sa pera. Sa pagdala ko sa kanya ay mangyari pa na ako'y may pasalubong na. Na ang binili ay maaring inutang ko lamang. At gayon din, sa aking pagpapaalam, ay may iaabot ako sa kanya na 10-20 piso na maaari ring inutang ko lamang. Kahit anong pilit naman, ang gawin ko ay hindi niya iyon tatanggapin. Naungutang ako ng perang ibibigay ko sa kanya na alam kong hindi naman niya kukunin upang mapalabas ko na ako'y nakaluluwag. Sapagkat ngayon kami may kanya-kanya ng pamilya. Si ina, kapag tungkol sa pera, ay may ibang trato sa amin. Kung gaano siya kapilit sa pagbibigay ng pera sa mga anak, ay gayon din naman siya kapilit sa pagsasuhuli sa perang bigay ng mga anak. Kapag umuwi ang isang anak niya, at sa pagpapaalam ay walang inaabot na pera, ang hinala agad niya ay gipit ang anak niyang ito. At kaya umuwi ay may kailangan. Nahihiya nga lamang na magsalita. Dudukot siya ng pera sa kanyang bulsikot at ipipilit iyon sa anak. At kung ibig ng anak na magdamdam at magtampo ang ina, ang kailangan lamang na gawin ay tanggihan ang perang ibinibigay. Kaya't ako sa pagdalaw ko upang hindi hinalain ni ina na ako'y hikahos at upang hindi ako alokin ng perang sa ayaw ko, at sa ibig ay kailangang kunin ko. Ay nangungutang ako sa kaibigan kung ako'y walang pera upang maiabot sa kanya sa aking pagpaalam. Hindi niya tatanggapin iyon, alam ko. Ngunit hindi na lamang niya ako sa pinitang bibigyan ng pera pagkat sa akala niya ay maluwag ako na siyang kahulugan ng aking pagbibigay. At isa pa ay ayokong isa pa ako sa kanyang mga anak na iniintindi niya. Ibig ko na kapag naalala niya ako at ang aking pamilya ang nasa isip niya ay patag ang aming lagay. Minsan, sa pag-uwi ko ay dinatnan ko si ina sa akto ng paggiling. Bago ko inagaw sa kanya ang trabaho, ay ilang sandali munang minasdan ko siya sa pagkakaupo sa kanyang tabi. Makupad na at hirap ang kanyang mga kilos. May kinig na ang kanyang mga kamay sa pagsusubo ng binabad na malagkit.
Mabagal na ang ikot ng pangibabo na taklob ng gilingang bato. Pasaglit-saglit ay tumitigil siya, naghahabol ng hininga. Wala na ang kanyang dating lakas, sigla at liksi. Ngunit ang pinagtatakan ko ay kung paanong ang tuyot ng bisig na yun ay nakaya pang makapihit ng gayong bigat. Sa bawat tulak at sa bawat kabig ay lalong nanlalalim ang kanyang malalalim ng balagat. Ang nag-usling mga ugat sa kanyang braso ay waring nagsisibantang mag-igkasan. Natoon ang tingin ko sa kanyang kamay. Kuluntoy, butuhan. Si ina ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ngunit ang gilingang bato ay iyon pa rin. Sa gilingang bato ay nabanaag ko ang panahon. Sa nantang kamay ni ina ay nakita ko ang mga huling sandali ng pakiihamak ng tao sa panahon. Ang tao ay dumarating at yumayao. Ang panahon ay nananatili. Si ina ay tao. Ang gilingang bato ay panahon. Inagaw ko ang gilingan. Ayaw niyang ibigay yon. Sa pagpipilitan namin ay napahawak siya sa kamay ko. Naramdaman ng aking kamao ang igasgas na kanyang makapal at nagkakalyong palad. Nakadama ako nang di maunawa ang panliliit at pagkahiya. Bumitin siya sa tatangnan. Mahihirapan ka, sabi niya. Ako, na bata at malakas, ang kanyang inalala, hindi ang kanyang sarili. Dati kong trabaho to, sabi ko. Dati kong ang gawain iyon, ngunit ng mga sandaling iyon na muling paghawak ng gilingan, pagkaraan ng maraming taon, ay nakaramdam ako ng paninibago. Kay bigat niyon. Nangalay agad ang kanang braso ko at kinakailangang ihalili ko ang kaliwa. Napansin niya ni ina at siya'y ningiti. Hindi ka na yata marunong, sabi niya. Noong araw, kahit sa kamuraan ko, ay parang nilalaro ko lamang ang paggiling. Ang palangganay na papangalahati ko sa galapong nang hindi ako nagpapalit ng kamay. Bakit ngayon kay hirap? Naisip ko na nga ang gaan at bigat ng isang gawain ay naayon lamang sa kasanayan. Sino ba naman ang nagpapagawa pa sa inyo? Tanong ko. Isang taga-Kamyas ng importa, panregalo daw sa binyagan. Hindi na kayo dapat pang tumanggap ng trabaho. At sila? Hindi ba nila nakikita na sa edad nyo yan ay kawawa naman kayo kung pagtatrabahuin pa? Kaya ko yan. Hindi alam ni ina ang taon, maging ang buwan at petsa ng kanyang kapanganakan. Ngunit nang siya'y na maalam at tuusin namin, ay humigit-kumulang siya sa 80 taon. Sa mga huling araw ni ina, siya'y nagpapaanino na at mahinang-mahina na upang makayanan pang pumihit ng gilingang bato. At ang kanyang sinabi noon, ang pagtigil sa gawaing mahal sa kanya ay maaaring magpadali sa kanyang buhay, ay waring nagkatotoo. Ayon kay Ditse, mula nang mamahinga si ina ay naging masasakitin ito. Bumilis ang panghihina. Gayunman, kahit paipod-ipod ay lumalabas ito sa kusina. Dinadalaw ang kanyang gilingang bato na nakatabi sa ilalim ng kalanan. Hinuhugasan nito iyon o dili kaya'y pinupunasan ng basahang basa. Biglaan rin ang kanyang pagkamatay, tulad ng pagyaon ni ama. Ang kalooban namin ay handa na sa mangyayari, ngunit inakala namin na mabubuhay pa siya ng mga 2 o 3 taon pa. Ngunit isang umaga ay dumating sa amin ang aking bayaw, asawa ni Ditse, at ibinalita na matay na si ina. Kung ano ang kinamatay, mahirap matiyak. Ngunit hinulaan namin, batay sa nakita sa kanya ng mga palatandaan bago siya namatay, na iyo'y pulmonya. 3 gabing paglalamay, sa usap-usapan ay maraming papuri kay ina. Di na ilang patay ang napagmasdan ko sa pagkakaburol, at pangkaraniwang larawan ng patay sa pagkakaburol ay hapis. Ngunit ang aming ina, sa pagkakaburol, ay waring nakangiti pa, nairaos ng maayos ang libing. At kahit sa kanyang kamatayan,
Kaming mga anak ay hindi nagkaroon ng pagkakataong gastusan siya. May pera siya sa kanyang balsikot. Mahigit na 200 piso. Husto na sa isang payapang 1,000. Pagkaraan, bago kami magkanya-kanya ng uwi, ay pinag-usapan namin ang tungkol sa mga naiwang pamana sa amin ni ina. Bahagi ito ng isang matandang kaugalian hindi lamang sa San Fermin, bagkos sa buong lalawigan na sa pagyao ng isang magulang, ang bawat isa sa mga anak ay kailangang kumuha ng kahit isa man lamang na bagay na naiwan. May material mang kahalagahan o wala. Ang dapat piliin ng isang anak ay kung alin ang inaakala niya, na higit na makapagpapagunita sa kanya sa nyumaong magulang. Ang bakuran at ang bahay ay hindi na dapat pang pag-usapan. Buhay pa si ina ay napagpulungan na namin, si kuya, si ate, si diko, saka ako, na sa ano't anuman, ang bahay at bakuran ay kay Ditse. Itinuturing namin na siya ang pinakakawawa sa aming magkakapatid. Kinikilala rin namin na siya ang may pinakamalaking na itulong kay ina sa hanap buhay. Na kaming apat, hindi si Ditse ang higit na nakinabang. Siya rin sa aming 5 ang tanging nakapagsilbi sa aming ina sa huling panahon ng buhay nito. Inisip namin ang iba pang mahalagang bagay na naiwan ni ina. Isang singsing na may 5 maliliit na butil ng brilyante. Ibigay na rin natin yon kay Chideng, mungkahi ni ate, na ang tinutukoy ay si Ditse. Alam ni ate na wala ni isang pirasong alahas si Ditse. Yun bang gusto mo? Tanong ni kuya kay Ditse. Tumango si Ditse. Tangong alanganin, nahihiya. Isang karaniwang hikaw na tumbaga. Kung walang may gusto nun sa inyo, sabi ni kuya, yun na lang ang sakin para kay Esther. Na tinutukoy naman ay ang kanyang asawa. Sang-ayon kami, naalala ni ate ang bulaklaking bestido ni ina, na regalo rin naman niya ni ate sa aming ina noong nagdaang Pasko. Iyon na lamang daw ang kukunin niya, sabi ni ate. Sa akin yung bulsikot, sabi ni Diko. Baka sakaling kung ibitin ko sa loob ng aming aparador, ay magbigay sa amin ng konting swerte sa pera. Hindi namin napigil na pangiti kami. Marahil ang pinagbatayan ni Diko sa kanyang pamahiin ay ang kaalaman niya na kailanman ay hindi nawala ng lamang pera ang balsikot ni ina. Iyayari sa sinaunang antigong seda, tahing kamay at kung hindi ako nagkakamali ay matanda pa sa akin. Binalingan ako ni kuya. Ikaw, sinabi ko na ang nakakwadrong ipinintang larawan ng aming mga magulang sa bihis pangkasal. Lahat sila'y nanganga, natigilan. Nahiwatigan ko ang panghihinayang nila na walang nakaalala sa kanila sa larawang iyon. Oh, maayos na? Pagkuway tanong ni kuya. Tanguan kami. Pagkaraay, kanya-kanya ng pagpapaalam sa mga may iwan. Dala ang kanya-kanyang inaring pinakamahalagang alaala ng yumaong magulang.